Hello po mga kababayan, kumusta po? Magandang oras na pala sa ating lahat. At saka welcome back dito sa ating channel, dito sa Gel Review TV. Ako nga pala si Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap ho magmahal. Eh sino nagsabi? Eh yung asawa ko po, sabi niya masarap daw ako magmahal. So yung mga bulol, masarap ho magmahal yan. Kayo ho dyan na mga mayroong mga asawa, may asawa na bulol, merong girlfriend, merong boyfriend na bulol, abay, maswerte ho kayo. Huwag yun na yung pakawalan. So, kumusta ho kayo mga kaibigan? Meron akong chika sa inyo. Kasi kanina, dito sa kabilang kwarto, abay, nagulat ho sila. Meron nung sumigaw. Si Kaliyo. Kung naalala nyo nung isang video natin na sinout-out ko ho sila, si Buhay OFW TV, siya ho si Kaliyo. So ngayon, tulog pala itong si Leo, abay sumigaw ho, parang binangungot. Kasi sa, so alam nyo mga OFW, sobrang pagod yan sa trabaho eh. So bigla ho siyang sumigaw. Alam nyo ho ba kung anong sinigaw niya? BBM Sara! E ganun ho sinigaw niya. Abay gulat na gulat ho ang lahat. Bigla ho sila nagising. So isa lang ho ang ibig sabihin yan mga kababayan. Kahit yung mga lahat ng mga OFW, kahit tulog yan, abay, talagang gusto ho nila na manalo yan si BBM. Yun ang mga lahat ng mga paniniwala po ng mga OFW. Talagang sinusuportahan ho yan si BBM. So, ayun na nga. Gusto ko lang rin i-shout out si yung chief cook namin. Yung last time ho namin na video, hindi ko siya i-shout out. Siya ho si Anthony Campo Serias. Yan, shout out sa iyo pre, Anthony. Actually, napakagaling ho yung magluto. Pag matikman ho yung luto niya, abay, makakalimutan ho yung problema niyo po, yung utang niyo. Eh mga kababayan, pasensya po sa ating Tagalog, pang Tagalog na pang late ho kasi. But anyways, gusto ko lang actually nagbasa ho ako doon sa last natin na in-upload kahapon. Nagbasa ho ako doon sa mga lahat ng mga nag-comment doon. Meron nga pala tayong viewers from Bahrain. Yes. And also si Ma'am Lucrina Donato ho from Bahrain. I think she's watching right now. Gusto ko rin hong i-shoutout ang lahat ng mga taga New Zealand. Si Ma'am Carmi Astadan. Yan, shoutout sa iyo ma'am. And also sa Oslo, Norway. Si Ma'am Erlinda Pasqua. Meron ho tayo mga viewers sa Dubai. Si Zael Juan. Sa USA, California. Si Raul Calusa. And also si Ma'am Arlene Bagapuro sa Abu Dhabi. And also, shoutout rin po kay Ma'am Deli Fabro sa Europe, Greece. Yan, marami pala tayong mga viewers sa iba't ibang lugar, no? And of course, gusto ko rin pasalamatan lahat ng mga nag-likes, nag-shares, nag-comment sa atin na mga videos na ina-upload araw-araw. Malaking tulong ho yan sa atin mga kababayan. And also, bago ko makalimutan, gusto ko rin na kumustahin ang lahat ng mga BBM supporter, mga DDS, mga Marcos Loyalist at saka sa lahat ng mga naniniwala po kay BBM at saka kay Inday Sara. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. And also gusto ko rin i-shout out po si Ma'am Marley Hamud taga Samar, Leyte po. Speaking nga pala sa Samar at saka sa Leyte, naikiramay ho ako sa mga lahat ng mga naapektuhan at saka biktima ho ng bagyong Agaton, sorry. Marami na hong nabiktima doon. Actually, taga Leyte rin ho ako. Specifically ho, taga Palompon Leyte po ako mga kababayan. Pati nga yung bahay ho namin, hindi nga pinalagpas ni Agaton. Kasi ito pakita ko sa yung video. Actually, yung bahay kasi namin yan, na yan, nasa gilid lang ho ng bundok, along the highway. Pero sa gilid na ho ng bundok, nasa taas. Pero wala namang natutulog dyan sa bahay na yan. Nagpupunta lang kami dyan pag kumukuha, nangunguha kami ng mga buko sa bukid. Parang bukid na rin yan eh. So andyan rin mga pananim namin. Yung mga, siyempre, ginagamit mga essentials natin na ginagamit mga pangluto. Yung mga ganun, so nagpupunta ho kami dyan. Pero wala na hong tao dito. Andun ho kami nakatira sa May Town. Saka shout out nga pala sa mga Laurenti family. Mga taga Palompon Leyte. Shout out nga pala sa inyo. And of course, good news ho tayo mga kababayan. So before pumasok si Agaton sa area ng Samar, sa Leyte, sa Bong Leyte, at saka sa area rin ng Binandao,
Abay, nakapag-ready na ho ang unit team dyan. Meron ho silang relief goods na inihanda before pa pumasok yung bagyo. Ganun ho ka, ano, ka ready si BBM. So, nandito ho sa, ano, sa news natin, isa sa news natin, yung tulong po sa Agaton ay inihanda na po sa buong unit team. Pero, so, swerte natin to, no? Swerte ho natin, no, pag si BBM na talaga yung magiging presidente. Parang excited na talaga ako eh. Excited ho ako sa future ng Pilipinas pag si BBM at saka si Indesara na ho ang nakaupo sa Malacanang. So andito ho sa, ano, sa news po, babasahin lang po natin. Agad na pinakilos ni Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Unit Teams Relief Operations Team para sa panandaliang paghahatid ng tulong sa mga biktima ng bagyong Agaton sa Visayas at Mindanao. So naghahanda rin sila ng Unit Teams ng naghanda rin ang Unit Team Legal Team ng mga kinakailangang dokumento para humiling sa na mapagbigyan sila ng COMELEC na magkaroon ng relief mission at masigurong hindi sila lumalabag sa mga provision ng Omnibus Election Law. So shoutout nga pala sa lahat ng mga Unit Team, mabuhay po kayo. Na maganda ho ang inyong ginawa po para sa mga kababayan ho natin mga Pilipino. At saka maraming salamat po. So ganyan ho ka mahal ni BBM ang lahat ng mga Pilipino. Isipin niyo na lang kung sila na si BBM at saka si Inday Sara ang maupo sa Malacanang. Ay, napaganda siguro. But anyways, moving on tayo. Kanina mga kababayan, meron hong nag-forward sa akin ng video doon ho sa from Hong Kong ho sila. Kasi doon sa Hong Kong nagka-problema ho. As you can see sa thumbnail natin, yan ay isa sa ating pag-uusapan ngayon. Doon ho sa Hong Kong, abay pinatigil muna ho yung pagbubuto doon. Kaya nanawagan ho ang mga OFW natin, mga kababayan doon sa Hong Kong, hindi ho muna sila pinapabuto. Abay, hindi ho alam kung anong nangyari. Sabi ng nagbantay doon na nasira daw yung PCOS, yung Smartmatic machine. Abay, parang nonsense naman yung sinabi niyang yun kasi marami namang PCOS machine sa ibang kwarto eh. Bakit hindi nila pinapabuto yung mga OFW? Hindi kaya meron ng mga kalokohan dito? Bago ho yan pag-uusapan natin, ipanuorin naman natin itong videong forward ho sa ating isang kababayan po natin sa Hong Kong. Sandali po. Kasi po, depende pa rin kung gano'ng kayo kabilis kumuha ng balot. Gano'ng kayo... Bago yan! Maki-Facebook tayo dyan! Po, walang burnout ngayon? Walang burnout. Sige na po. Walang burnout ho ngayon. Walang burnout naman po kayo. Hindi po pwede magkaroon ng more than one machine sa isang presinto. Ganun po yun. Hindi ba kami pwede sa ibang porsyento? Oo nga po. Mas masasabit na tumakas kami sa trabaho para lang makaboto. Pwede naman sa ibang porsyento, di ba? Kaya nga po, hindi po ng pasensya. Kasi hindi naman po kayo. O yan ako, si Kuya. Nag-absent ka lang yan. Pagka po bumoto na, ikanya lang po inabot po kayo eh. Wala po kami mga gagawa. Pasensya na po. Hindi ba kami pwede like babalik bukas? Parang weird. Ang weird, no? Pwede naman po. Okay. Halik ka na lang ulit sa registration. Ah, okay. Pwede naman sila bukas hanggang May 9. Kasi paghihintay pa, oh, yung iba may trabaho. Eh, mabuti na lang, ah, madaling nakapag-video si kabayan natin. Ang daming pumipila at hindi makakaboto dahil sila daw ang machine nila. Ang mga OFW natin dyan. Nag-absent pa yung iba dyan. Nag-absent pa ako sila para lang makaboto ngayong araw. Kaya nga, kahapon. Kahapon.
Babalik na lang ako bukas. Kesa sa ano. Tara na. May number ka naman. Oo. Na. Eh, hindi na lang ako magbuto. Basta lang kay magabihan ka. Wala stress na ako. Wala ka. Wala. Takwa ng machine nila ko. Hindi. Tara din. Kawawa naman ho mga kababayan natin. Ngayon, nagbalik kanila mo ba? Gano'ng nangyari? Kanila na lang tama. Kanila mo ba? Kanila mo. Walang buntang sa tao. So ayun ang mga kababayan, yung video natin. Sino ba yung ano, yung isa sa mga representative ho doon, yung sa Comelec? Seryo ba yun? Seryo ba yung pangalan? Bay, meron naman hong ibang meron naman hong ibang machine sa kabilang kwarto. Bakit hindi nilang ilipat nila? Ay, meron naman mga extra doon namang machines. 'Di ba? Kung talagang gusto ho nila makakabuto ang mga kababayan natin ngayong araw, bay maggawan ho nila ng paraan 'yan. Wag sana nilang bigyan ng puwang yung mga kababayan natin na magduda sa mga ganyan. Parang siguro, 'di ba, kung siguro dahil depende lang. Siguro dahil doon sa nangyari ng ano, ng exit polls. Bay parang naapektuhan ho sila. 'Di ba? Pero ang good news pa rin 'yan ay mabilis naman talaga, mabilis ho si ano, si spokesperson na dumipensa doon sa about sa Hong Kong sa nangyari kanina. Abay, yung dito ho sa news ngayon na yung Comelec po magpapabadala ng ano, ng dagdag na 5 ho na mga voting machine, yung tinatawag na PICOS ho, yung machines na ginagawa pag vote. Magpapabadala ho sila sa Hong Kong ng 5 extrang voting machines. Abay, Spokes Jimenez, sana po para maging fair naman ho. Kasi yung ginawa kanina na sabi ng nung tauhan nyo na nasira ho yung ano, yung machine, pwede naman magawa no yun ano, ng paraan na makaboto yung mga kababayan natin. Kung nakikita nyo yung iba doon, mga kasamahan nila na mga gustong bumoto, eh nag-absent pa ho yun. Nag-absent pa ho yun para lang makaboto ngayong araw. Tsaka alam nyo mga kababayan, dahil nga pumutok yung ano, yung exit polls doon sa isang araw, abay hindi sabi ng iba na hindi daw nagtaka yung ano, hindi daw nagtaka yung mga iba, mga supporters na mga anti-Marcos, na magiging landslide ho si BBM diyan sa Hong Kong. Kasi karamihan ho diyan ay mga DH daw. Abay talagang mapanghusga ho yung ano, nag-post nito. Kung sino bang walang puso po na nag-post nito, sana nga pala yun ay nawala ho dito. Sabi niya lahat ho daw mga DH ay mga poor daw, yung mga hampas lupa tinawag niya. Hindi daw sila magtataka na ganun ho ang mga mindset ng mga ano, ng mga DH, yung binuboto ho nila yung ano, yung mga, alam niyo na si BBM, tatawagan na naman nila ng mga magnanakaw. So ayun ang nangyari. Ay bay, walang utak talaga yung ano eh, yung sana ba yan, hindi ko lang nakita, nawala dito eh. Anyway, so moving on na tayo. Ngayon, pag-uusapan rin natin itong kabalbalan ng isa mga Lini supporters ho. Makita ho natin na Lini supporters ho yun. Si ano, andun ho ang nangyari doon sa Singapore, na meron hong daw na insidente ng pre-shaded vote, balot na balota, yung pre-shaded na ho na balota. So ni-claim ho itong pangalan ni ano, yung pangalan po nag-post nito ay si Cheryl Ab. Ito po si Cheryl Ab. Sabi niya ho doon, nung pagkaabot ho daw niya ng ano, ng balota, abay meron hong shaded. Walang sa presidente, wala hong shade. So meaning walang shade po kay BBM. Ang may shade lang po doon yung kay Indesara po, Duterte. Yun lang po ang may shade. At saka yung lahat ng Uniteam senators, yun po ang may shade doon. So ngayon ipinalabas ho niya na parang kagagawan ho ni BBM yon. So talagang sinakyan ho ito ng mga lahat ng mga dilawang media. Talagang ipinasabog nila ito. Siguro ang iba hindi pa alam ito. Eh talagang gusto nila na siraan si BBM. Ipinalabas nila yung buong Uniteam po ang may kagagawa nito.
Pero hindi ho ba kayo nagtataka na isa lang ho doon ang ano, isa lang ho doon ang baluta? Eh, kina-confirm na ho ito ng Commissioner ng Election, Commissioner ng COMELEC na isa lang ho doon. Isa ho doon daw. Kinuha daw niya yung balota, pero hindi niya sinabi kung tinurn out ba yung may preceded na balota. Hindi ho sinabi niya na tinurn out. Pero basta kinuha lang niya. Kinuha nila yon, tsaka pinalitan ng iba. Pero bakit isa lang? Hindi kaya yun na isa yun sa mga parang, hindi kaya yun parang intentional or parang pinilabas nila na yung unit team ang gumawa nun or mga supporter na mga BBM yun ang naggumawa nun. Parang meron hawa silang bagong estratehiya na ginawa dito, na instead ho yung mga tao na mag-isip nung sa 2016 na yung dayaan sa 2016, abay parang gusto nilang ibaliktad ngayon. So tayo mga kababayan, mga BBM supporter, bantay sarado ho tayo ngayon. Talagang hindi na natin alam kung ano mga ginagawa nila. So talagang babantayan natin si BBM ngayon. Nag-umpisa na ho ang mga salamangka nila, yung mga black magic, nag-umpisa na ho. Isa na rin yung preceded na balota. Pero sinasabi rin kasi ng mga taga-COMELEC, meron ho daw mga errors na nangyari. Ang problema kasi sa taga-COMELEC, nung nag-printa ho sila ng mga balota, abay wala ho kasing representative. Kaya nga sila binuwiltahan ni Atty. Glenn Chong. Bakit sila nag-printa ng mga balota, napakarami na ho yun, wala hong representative kahit isa. Di ba dapat merong representative yan kada party list? Kasi siyempre pag print niyan, titingnan nila kung okay ba yung printan nilang mga balota, wala ba mga errors, mga malfunctions na mga balota. Talagang so dito na yung pagprinta, pinadala doon sa iba't ibang bansa na may mga Filipino. So isa rin ito sa na nangyari itong preceded na balota ito, na talagang error ho to siya, or maybe pakana ho ito ng kalaban ni BBM. Yan hong dalawang argumentos ngayon na lumabas. Okay, speaking po sa nagpost ho nito sa Singapore itong si Cheryl Ab po, abay binuwiltahan. Sabi niya meron ho daw nag-death threat sa kanya itong post. Sinindan ho siya nito ng isang death threat. Sabi dito sa post na sabi ng message na bisis kanya sa Facebook, ay sabi niya, "Hi Cheryl Ab, please do make sure you are not making this shit up. Just so you know that the last time someone made up a story about politicians and did spread on social media, he was found dead 3 days after, smothered on his sleep to death. I am warning you." Abay, natakot to si Cheryl Ab. Ngayon, ipinalabas na naman ng mga dilawan, saka lahat ng mga may ayaw kay BBM. Abay, kagagawan na naman to ng kampo ni BBM, itong nanakot. Grabe talaga itong mga dilawan. Hindi na kailangan manakot ho ang mga BBM supporters. Wala ho sa mga attitude ng mga BBM supporters na ganyan. Talagang mababait ho ang mga BBM supporter. Katulad ho yan kay BBM. Sumusunod ho kami sa ugali ni BBM. Talagang makatao po. So ngayon, dahil dito ho sa death threat na ito na lumabas, para naman pinalabas na naman nila si BBM na naman, yung kampo na may BBM yung nagpalabas nito, yung gumawa nito. Bakit nga pala sila nakafocus kay BBM lahat? Dahil ba takot sila ni BBM na makaupo sa Malacanang? O takot rin sila na makaupo si Inday Sara sa Malacanang? Ngayon, talagang pinagtulong-tulungan na ho mga kababayan natin yung si BBM natin. Meron na naman pong inilabas yung ng isang kabalbalan po ang mga dilawan. Abay, nag-ingay-ingay na naman sa social media ito nga yung alleged 6-video scandal po sa anak ni Lini Robredo, nga si Aika. Abay,
Binagbintangan na naman po si ano, si BBM. Nandito po sa news, so nandito ho rin natin, i-post rin ho natin. Actually, nandito po sa news yan, pinagbintangan na naman po si BBM sa nangyari na yung alleged na 6 video daw ng anak po ni Lini Robredo. Talagang in-appoint niya ha, na walang pagdududa na si BBM po ang gumawa nun, or kampo ho ni BBM ang gumawa nun, nagpalabas ng video na yon. Abay, andito ho sa news ngayon na si Robredo inakusahan ang Marcos Camp sa malisyosong pag-atake laban sa kanya at sa pamilya. So ang ibig sabihin to, yung six video daw ni Aika. Abay, napakabilis ho kumalat ng balita na to. Talagang sinakyan lahat ng mga dilawan po ng mga media, pati yung mga supporters po ni Lini, sila ho napakalat nito ho. Pati nga yung Gabriela, talagang kinundi na daw nila ang pag-target kay Aika gamit ang online sexual harassment. So napagtanto ko dito, parang yung si BBM na naman ang pinaparinggan nila dito, kasi andito ho sa news, sabi ho dito, ayon sa Gabriela ay lumaganap sa pamamagitan ng pagkalat ng fake cyst content na nagtatag kay Aika at sa ilang mga website. Sabi daw nila dito, Aika is the daughter of BP Robredo, who is the current biggest opponent of the dictator's son Marcos Jr. This is a cheap sexist online. And to attack meant sexist online attack meant to demean women and to distract the public from BP Robredo's crusade for good governance daw. Napakatanga naman talaga itong mga gonggong neto. Hindi na ho kailangan nasisiraan pa ho si Lini Robredo. Ikulilat nga yun, hindi na yung mananalo, hindi naman kailangan na manira pa kami. Hindi ho yan gawain ng mga BBM supporter po. At saka ito ho yung nakakatawa, mga kababayan. Abay, dahil nga sa kumalat kaagad yung yung alleged daw na video ni Aika, which is ang anak po ni Lini Robredo. Abay, si Padre Damaso po, napakabilis po nag-comment. Itong si, nakilala niyo si Padre Damaso, ito yung post ko dito. Siya ho si Archbishop Villegas, Socrates po, Villegas. Tinatawag ko namin siyang Padre Damaso. Abay, napakabilis naman. Ang taas ng radar niya. basta yung mabahiran ho ng putik yung sinusuportahan niyang yung kandidato. Abay, napakabilis po na magdepensa. Very defensive po si Padre Damaso. So ito pong sinabi niya, I am sorry to hear about the malicious fake videos that liars have made about you. It is incredible that they spread these lies during the Holy Week daw. The poor viewers of these calumnies against you clearly have no sense of the Lord who called himself the truth. Sino naman ang pinaparinggan na itong ni Socrates? Si Padre Damaso. Bakit hindi na lang nga sana yun? Alam nyo, yung mga sa simbahan, dapat lalo-lalo na itong si Socrates, dapat partisan ito siya eh. Kasi yung simbahan po, hindi po sana nakikialam sa politics. Pero ang ginawa ho nila, nagiging headquarters ho ng mga pink yung simbahan. Nadadamay ho tuloy yung mga matitino na pare. Nadadamay ho dito kay Socrates. Meron ding yung isang madre, tinatawag ho madre di kakao. Meron nito yung isa. Saka, pero palagi ang itong si Socrates. Talaga naunguna ho to sa mga pink colors itong si Socrates. Wala magawa itong mga ano na nangyari sa Katoliko natin. Ang iba nga dyan, parang ayaw na nga lang magsimba dahil dito kay Socrates. Grabe naman itong si yung pari na to. Ano kayong masasabi nyo dito, mga kababayan?
So, please, paki-comment naman ho sa baba. Tsaka kung nagustuhan nyo itong ibinabalita ho natin, paki-like naman po sa video ho natin para marami pa pong makapanood nito na mga kababayan ho natin. At saka, isahiran natin sa itong sa ating pag-usapan si Paksiw po. Sabi, nakakatawa ho si Paksiw. Kasi alam nyo nung lumabas na, no? Diba, dahil sa lumabas yung exit polls, si Paksiw doon, napakakulilat, nasa pinakababa ho. Ngayon, nabay, naglabas ho ng statement si Paksiw. Sabi niya, andito sa news ho, sabi niya na si Pacquiao kumpiyansang makakuha ng malaking suporta sa OFW daw. Sabi ito na Pacquiao, bakit? Nabay, ang pangpahayag po ni Paksiw na makakuha siya ng malaking bilang ng mga boto mula sa OFWs na nagsimula ng bumoto para sa 2022 sa pagbabanggit ng mga batas na kanyang inakda daw na pabor sa kanila. Meron kasing ginawa daw itong si Pacquiao, si Paksiw, para sa mga OFW. Maganda daw yung batas yun ayon sa kanya. Ito pa ang sabi niya, quote unquote, alam naman ng mga OFW na at least once upon a time naging fans daw tayo kay Pacquiao. Dahil nung tuwing lumalaban ho siya, alam nila na tumatakbo daw siya. Kasi yung tuwing naglumalaban ho siya sa boxing, sinuportahan ho daw natin siya. Siyempre boxing 'yun. At saka alam ho namin Paksiw na nagbigay ka ho ng karangalan para sa Pilipinas. In terms of boxing, siyempre magaling ka ho dyan. Walang duda ho. Lahat ng mga OFW, iniinudulo ka po sa boxing. Pero, iba kasing level ang yung magiging presidente. So, para hindi ho magiging harsh yung sabihin ko, ganito na lang. Kailangan nyo ho ng kunting experience pa po. Tumakbo ka na lang po sana ng magiging senator. Alam kong mananalo ka ho kasi marami ka rin mga supporters po. Sana senator lang muna yung tinakbuhan mo, walang diretso yung hindi ka na nagdiretso ng presidente. Kailangan mo talaga ng kulang ka pa ho sa magiging leader. Kulang sa hindi ka pa qualified ho magiging presidente kasi kulang ka pa sa quality of being a leader. So, yun po. Sana hindi ka ho masaktan sa sinabi ko po. Ayun po. So, Paksiw, pasinsya na. Talaga yung mga OFW, maka-BBM ho yan. Time ho ngayon ni BBM. Tsaka time rin ho ngayon ni Inday Sara na mamuno sa Pilipinas para ibalik ho yung golden days noon sa time po ni Makoy, ni Apolacay nga pala. Yun ni late President Ferdinand Marcos Sr. Sana ho, gusto ho namin mga Pilipino na mabalik ho yun. Tinatawag namin yun ng golden days. So, yun ho ang inaasam namin. So, Paksiw, set aside lang muna ha. Magano ka pa lang, kuha pa ng more experience sa politics po. Huwag kang maniwala dyan sa mga, advice sa'yo. Katulad na kay Atienza, nagkasakit nga pala si Atienza. Kaya nga, umatraso yun nagkasakit na ho si Atienza. So ngayon, meron na namang isang balita mga kababayan na lumabas po. Abay, lalong sumakit ho ang yung damdamin ng mga Dilawan. Siya nga pala, sa hindi nakakalam, hindi na ho natin tatawagin ng mga pinklawan yung mga sila si Robredo at saka yung grupo niya. Kasi nagtatago lang naman sila sa kulay na pink Ang totoong kulay nila, alam nyo yan, Dilawan. So ibalik ho natin sila sa pagiging Dilawan. Nagtatago lang ho sila. So ngayon, meron na namang lumabas no na balita kanina lang. Yon buong Cebu ho, One Cebu. Suportado na po si BBM. Full support na ho sila kay BBM. Wala na. Tapos na ho ang boxing. Ayawan na mga kalaban. Wala na, panalo na si BBM. Tan kanina ho, ito hong sa balita. Idineklara ng One Cebu ruling party sa Cebu Province ang kanilang suporta po para sa Uniteam Presidential Bid Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
So naglabas po ng pahayag ang One Cebu na nilagdaan po ni Governor Gwendolyn Garcia bago ang nakatakdang covenant signing ng Unitim Alliance nito lang Martes po sa Abril 12. So wala na, full support na ho lahat ang mga ano, yung taga Cebu po. Huwag niyong sabihin na yung Cebu is for Isko. Yung mga taga Cebu daw para kay Isko. Niklaim rin ni Lini na yung taga Cebu ay para kay Lini. Abay, manigas kayo. Andito na ho sa news po. Sinabi na ho ng taga 1 Cebu po na kinabibilangan po ni Governor Gwen Garcia. So yan po. So sorry sa ating lahat na yung mga anti-Marcos, hanggang dyan lang ho kayo. Better luck next time. Talagang itong panahon na to ay panahon po sa mga Marcos ngayon. At saka panahon po sa mga Duterte. Ang panahon nyo po ay hindi pa natin alam. Mag-hibernate lang muna kayo. Matulog lang muna kayo ng mahimbing ng matagal. Hindi natin alam, mga 100 years from now, kayo na naman. Sabi nyo, grabe naman to si Ivan, no? Siya nga pala, maraming salamat nga sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Shoutout ko lang po si Sir Hernani Alcachupas Jr. Isa ho siya sa mga nag-subscribe natin. Si Ma'am Shirley Canoy. At saka yung si Kulaza. Kulaza ba yun? If I said it right? Kulaza. Shoutout nga pala sa inyo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At yun mga kababayan. Parang napahaba ho tayo. Alam kong marami pa ho kayong gagawin. So ito lang muna yung mga ibabalita natin sa ngayon. So bukas na naman, isang buong araw ng mga pangyayari sa politics or anumang mga nangyari, ibabalita ho yan in one. Katulad sa ginawa natin ngayon. Lahat ng mga, halos malahat ng mga nangyayari, isahin natin para hindi na masayang oras nyo. Kasi alam ko na mayroon pa kayong gagawin. So again, as I said, paki-like naman po sa ating video para marami pa po mga kababayan natin na makita at saka makapanood sa ating ina-upload. Abay, hindi ko akalain pa mga kababayan. Akala ko walang manunod sa akin. Akala ko nga mga siguro ano, masaya na ako pag umabot ng 300 na mga viewers. Umabot na pala na nun, mga 5,000. 5,000 na yata ngayon. Abay, maraming salamat po. So nga, ibig yung sabihin, magpapatuloy ako sa ginagawa natin. Kahit alam nyo, hindi naman monetize yung channel ko . Hindi ko monetize, kung napapansin nyo, wala pang ads. So hindi pa ho monetize ang channel natin. Kusa ho itong ginagawa. Pero gusto ko rin kasing ibalita sa inyo yung mga nalalaman ko. Alam ho natin yung mga kapwa natin, mga OFW, na napaka-busy ho niyan. So ako na lang ho ang magbabalita sa inyo. At saka, and again, maraming salamat po. This is Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Again, see you again next time. Ingat ho tayo, lalo-lalo na ho sa mga taga Samar and Leyte. Tsaka maraming salamat po sa panonood niyo po. See you again. BBM Zara, BBM Zara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Zara, BBM Zara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Zara, BBM Zara, walang imposible na kapag nagsama-sama.